Hi! Welcome to Korte Supremo TV. Ako nga pala ito si KS2.0 at wala dito si Korte Supremo kasi busy siya. Anyway, makikinig tayo. Kahapon nakinig tayo nung kay James Brando kung saan minura niya si Pooch, Ghetto Dogs, Halbakuta at buong Donggalo Records. Alright? Ngayon, pakikinggan naman natin, marami na ako na-miss, alam mo yun, dami na palang mga lumabas na aso ng Ghetto Dogs at I'm gonna catch up, you know. Meron dito Bugbugan, okay? Ang title nito, Bugbugan from Ghetto Dogs at mga bagong ano na to, kumbaga batch 3 ata to. Kasi ang naabutan ko batch 1, batch 2 ng Ghetto Dog. So ito si Rapin Lapa and Burubu Dogs. Oh shit, oh nga pala tong mga to, parang mga roots ng TBS 13 to. God damn. Okay. Simulan na natin. Wala nang paligoy-ligoy. Bugbugan by Rapin Lapa at Burubu Dogs. All right. Hindi nakaalala, pabawian ng respeto ang hindi nangingilala. Wala bang naunaw na edi, wala rin magubaguhan. Sumasabay kami ng para kahit pa sa bubugan. Oh man, sabi ko na nga ba bro, parang sinasagot nila yung, kahit nauna siguro to, pero parang sinasagot nila yung ano, yung mga sinasabi ni James Brando. Kung walang nauna-una, wala din bagu-baguhan para sa kanila. At sumasabay sila kahit sa bugbugan. Yun ang nga sinasabi ko, man. Ghetto Dogs, mga realist yan, bro. Magkipagbugbugan talaga yan sa personal, okay? Hindi katulad ng mga ngayon na medyo, ano, sabi ka na, malambot. Alam mo, mas malambot ang rap game ngayon. That's real talk, motherfucker. That's real talk. Patuloy tayo. Rule number one para sa mga pulpul at hindi... Ulit-ulitin natin bago mag-rule number one. Ang ganda ng pasok na yun, ah. God damn, that's a Ghetto Dog's signature yan, man. Yung parang tinuturuan ka, binabatukan ka, at sinisermon ng ka on the spot. Okay? Kupaguhan! Sumasabay kami ng para kahit pa sa bubugan! Rule number one! Okay, that's a bar. Okay? Bar yan. Natutulog lang ang aso. Parang ginising nyo. Pangalan nila, Ghetto Dog. Siyempre, dogs. Ngayon, magsitakbuhan na kayo. It's a bar, pero simple siya na bar. Alam mo naman, 90s tayo. So, ganun yung 90s na banatan, pare. Talagang straight to your fucking bumbunan. Okay, papatuloy tayo. Balik tayo ng konti. Yung nagising ang aso, takbo na kayo. Isang kahula, puta mga baka. Kapag nilabaka nila, papatay kang hayop ka. Huwag niyong sabihin, di kayo winarningan. Pinagit na namin to nung papala version 1. Oh, shit. So, nandun siya sa babala version 1. God damn. Naalala nyo yun? I-re-react din natin yun. Sana huwag ma-copyright in the future. I'm sure marami na nakarinig sa inyo yun. Yung babala ni Pooch. Babala! Sa mga rapper na hindi gagalang. Alam mo yun? So, hindi nyo na receive ata yung memo. Hindi nyo ata na-receive yung memo ni Pooch. Nagbabala na siya sa mga hindi re-respeto. Okay? So, anyway, patuloy tayo. Papa!
lang sa mga rapper na hindi re-respeto. Tangina, napakalinaw ng sinabi namin dito. Dalawang dekada na since 1999, dalawang dekada na rin akong higit kumatay. Wala nang pabala sa hindi nakaalala. Pabawian ng respeto ang hindi nangingilala. Wala pang naunaw na edi wala rin mag... So yun ang hook? Yung walang naunaw. Ang ganda ng hook, man. I like the hook, bro. Tsaka may sinabi siya kanina eh. Ano nga ba 'yun yung sinabi niya na balik nga tayo. May napansin ako sa sinabi niya eh. Okay. Dalawang dekada na sabi niya. Dalawang dekada na siyang gigil. So kaya nung unang review natin na nabanggit ko na Empire, Real Talk, Empire na sila, bakit? Dalawang dekada na, bro. Actually, lampas na. Kasi 1996 nag-start ang Ghetto Dogs. Lampas na actually. So, anyway, balik tayo. Dekada na rin akong higit kumatay. Wala nang babala sa hindi nakaalala. Pabawian ng respeto ang hindi nangingilala. Wala pang naunaw na eh, di wala rin magubaguhan. Sumasabay kami ng para kahit pa sa bubuga. Okay, okay. Real talk na naman yan, bro. So, lahat na nagmamaangas sa rap game, you can't argue with that, man. Galing kayo sa tamod ng Ghetto Dogs, Death Threat, yun yung mga una eh. Kumbaga, sila yung mga tatay niyan eh. Sila yung nag-start niyan, bro. Parang si Looney, di ba? Marami din si Looney. Sabi nga ni Looney, galing kayo sa akin lahat. Yung mga bagong henerasyon, yung mga nagmumulti. Pero pagdating sa rap game, alam mo yon, sa bulag, larangan ng bulag taan, that's Ghetto Dogs. You know, Death Threat, yung mga luma, alam mo yun, Chinese Mafia, yung mga dati. God damn! Rap game is getting serious now, man. That's what I'm talking about, motherfucker. Okay. Balik tayo. Balik tayong konti. Well. Akala ng mga tutoy na to, wala lang sa inyong madedeto. Wala nang irerespeto at wala nang igagala. Ikaw yung mag-rapper na mahilig lang mag-lato. Utang ina ka sa mga pabibi mong kanta. Mga batang nakataong pa OG pa ang gago. Kaya napitakbo pa ika ang tarantado. Pinatay na namin. Oh shit, OG Mac. Yung sa psychedelic voice, man, nadamay ka, bro. Ba't ka nadamay, OG Mac? Anong ginawa mo, bro? OG Mac? Bro, anong ginawa mo? Ba't nadamay ka dito? God damn! Nakatakong. Ba't ka kasi nagtatakong, bro? Anyway, old school na kasi ako. Hindi ko na mag-gets kung bakit may mga trapper na nagtatakong. God damn, man. Ang alam ko lang mga nagtatakong, mga chicks. Balik tayong konti. What the hell? Yun ang pambato talaga ng Ghetto Dogs. Hindi man masyadong technical. Alam mo yun. Pero yung real talk, doon na nagkakaano eh. Sino mas tunay? Sino mas real sa atin? So, balik tayo. Sa mga pabibi mong kanta, mga batang nakatakong, pa OG pa ang gago. Kaya na pinatakbo, pa ika ang tarantado. Pinatay na namin to, kaya pamatay namin ulit. At kung ikabilip, tangin na ulit. Oh shit, that's Butch, bro. Butch yun. At kung di kabilip, tangin mo ulit. Sa lahat ng makulit. Oh shit, that's Pooch. Pooch. God damn it, babalik ka ba, bro? Tinutusta ka ni James Brando, man. Pero kahit hindi ka na bumalik actually, dahil yung mga dogs, yung mga Ghetto Dogs, parang mga aggressive sila lahat. Pero hindi ako maasa kasi syempre, alam mo naman, ibang level na si Pooch eh.
entrepreneur, business mogul na yan, multi-millionaire na yan, bro. Wala na siyang oras para mag... Sa totoo lang, si Pooch, aka Kuya Drew, wala na siyang oras para sa mga ganito, man. This is... Ano yan, tawag doon? Petty shit. Kumbaga. Unless kung mag-ala Eminem. Mag-ala Eminem si Pooch, bumalik. Alam mo yun, si Eminem, ganun eh. Para siyang paki, kahit nasa ganun level na siya. Pag trip niya ulit, pumatay ng mga mumble rappers at kung sino man, sila MGK, sila Joe Budden. Anyway, man. Let's continue the shit, mga paka. Gusto mo ba sikatin ka? Umami pa ang mga pera. Tablahin mo ang grupo mo at linangin ang asawa. Kinos na lang kita at hindi ako nagagalit. Say hi kay Boboy, ano ka ngayon? Double dead. At sa mga manyakol na rapper, pumunta na lang ulo. From the down, narinig ko ang flow. Suck my dick, it will. Wala nang pabala sa hindi nakaalala. Pabawian ng respeto ang hindi nangingilala. Wala pang nauna-una eh, di wala rin magubaguhan. Sumasabay kami ng para kahit pa sa bubugan. Di patapos na palaba sa mga asong nakawala. Pahapyaw pa lang to, pero wala nang babala. Ang magtatangka, luray-luray ang mga buhay. Dito sa laro, maiiwan lang ang mga tunay. Luhod mga tanga. Real talk, bro. Maiiwan lang talaga mga tunay at the end of the day. Parang sa kahit anong career yan, bro. Sa kahit sa anong larangan at kahit sabihin natin magaling ka. Balang araw, mapapagod ka eh. Let's say, sabihin natin, ano, actor ka pero hindi mo naman talaga yun ang passion mo. Hindi yun ang trip mo. Balang araw, parang magiging trabaho na lang siya. Mapapagod ka punta sa mga set o ano mo trabaho yan, bro. So, ang maiiwan lang talaga, yung tunay, kung yun talaga yung linya mo. Pati na rin sa, ano, sa larangan ng bulagtaan. Anong ganito? Yung ghetto dogs kasi, bro. Ganun yung mga yan, bro. Yun talaga yung larangan nila. Alam mo yan, habang sasagot ka, may sagot yan. Sasagot ka, may sagot yan. Hanggang sa maubusan ka ng budget sa recording mo, eh alam mo naman, bro. It's an empire at lahat niyan mga yan, mga businessman, may mga sariling pera yan at kaya nilang magwaldas ng pera for recording, for kung ano man. So, kaya nga, bro, kailangan maganda na kayo ng mga budget nyo sa mga new school na lalaban. This is about power, money, and shit, man. Siyempre, nandun din yung sinong hindi mauubusan ng bara. At ito yung labanan ngayon, bro. At sino yung tunay sa personal? Sino yung maninindigan sa personal? Yung pag, baka naman pag makita nyo sa personal, yung mga get dogs, baka bigla kayo, ay sorry kuya, pasensya naman. No, bro. Okay? Pero pwede kung ano, kung simulat sa pool, mag-sorry na kayo. Pero kung katulad ni James Brando, kung nagbitaw na kayo ng statement na gano'n, man, panindigan nyo na. Magpatuloy yan tayo, bro. Napapasarap yung kwento ko eh. Pooch, maniwaka, wala kang ulo. Maiiwan lang ang mga tunay, luhod mga tanga. Kay Pooch, maniwaka, wala kang ulo mo. Kahit pa ikaw ay makata, palag mga kupay, ay hindi lang bawa. Drama, palag mga tukmol, malapit ka ng tuminga. Pasalamat kayo kay Pooch kasi inawad niya kami. Pinagbigyan niya ang mga bago para magkasilbi. Tapos, tangina, eto bang igagante? Puta, wala nang awa-tawa, wala nang tipi-tipi. Putangina nyo, masilabas bang naghahamon sa tumbalo. Hindi to kantahan, o rakrakan dyan sa kato. Larangan to ng alipustahan, at wasakan ng karir. Ang ayaw sumunod sa amin, fuck you, get out of here. Wala nang babala. Line ni Putz yan, bro. Dun sa kanta niya, yung higit pa sa tambay, naalala niyo yun, yung
Pag hindi ka dogalo, fuck you, get out of here, man. God damn, bro. Rapin Lapan, Puro Budog, sa congrats sa inyo, man. At pinigilan lang pala yung mga aso para magkasilbi yung bago. Pasalamat pala kayo. Pasalamat pala kayo at pinigilan muna ni Pooch yung mga aso para naman magkaroon kayo ng hanap buhay. Isipin niyo ano yung sinasabi nito ni Rapin Lapan at Puro Budog. Pinigilan ni Pooch yung mga yan para magkaroon kayo ng hanap buhay. Kasi kung hindi pala sila pinigilan, nga nga. Nga nga kayong lahat. Anyway, pero iba na ngayon, syempre. Sa opinion ko naman, may market na rin yung mga bago. So, meron na rin sila ng platform. Meron na rin sila yung mga social media. Alam mo yun. Yung nga lang, sa mundo ng hip-hop, sa community ng hip-hop, ayun, dun na magkakatalo. Kung sino yung mga tunay. God damn. XB at OG Mac, kung sino may mga lahat ng ano, please bro, sumagot kayo. Ito yung panahon siguro para i-explain yung side nyo at i-showcase nyo yung galing nyo. Okay, kung kasagot man kayo, i-showcase nyo yung lyricism nyo bro, ganun. I-showcase nyo, you took a swing, man. Yeah, I mean take a swing pala. Take a swing, mama. Parang MGK, ganun. Sa hindi nakaalala, pabawian ng respeto ang hindi nangingilala. Wala bang nauna, edi wala rin magubaguhan. Sumasabay kami ng para kahit pa sa bugbugan. Wala nang babala, sa hindi nakaalala, pabawian ng respeto ang hindi nangingilala. Wala bang nauna, magubaguhan. Sumasabay kami ng para kahit pa sa bugbugan. Shit, narinig niyo yun? Classic Ghetto Dogs, alam mo yun? Yung beat, tugs, mga ganun lang yung beat. Pang hardcore talaga. Tapos may mga aso na, alam mo yung mga backup na maririnig. Magaganon sa likod. Napakaangas yung first time ko narinig yung death threat, yung ilibing ng buhay bago nang mag-verse si Pooch, may mga asong umaalulong. Natatandaan mo pa ba? Nandun tayo sa Faces Disco. Tang ina mo, Capital P, tudayong. Ganun, first time ko marinig yun nung 90s bro. Early 90s. Mid-90s ko narinig, high school ako noon, man. Good old days. Salamat, Rapin Lapa at Puro Budog. At parang pinag-travel nyo ako sa time machine, man. Parang may portal, tapos pumunta ako dun sa 90s. Napakasaya. And we're done. It's Corte Supremo, I mean, Corte Supremo TV, yung show. I'm KS2.0 at subscribe kung trip nyo, kung hindi okay lang din, hit the bell button for more notification. We're done, okay? Bye-bye. Bye-bye.